Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am here. This is Rams Vlog TV. So, ngayon dahil taglamig guys, magluluto po tayo ng sinigang na bangus. So, wala tayong ibang makunting guys. So, ipapakita natin yung paano pagluto ng sinigang na bangus. So, pasensya na guys kung ito lang yung content ko. Hello na po, hindi pa makunting guys. Kakarating lang namin sa galing sa trabaho. So, hanggang dito lang guys at ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng sinigang na bangus. Pero sarili ko pong luto. Wala po tayo yung ginagaya. So, andito lang po at ipapakita ko sa inyo kung paano magluto. Guys, pasensya na po sa kitchen ng mesa. So, ayan. Yung bawang. Medyo batok na yung bawang, guys. Ayan. Sunod na po yung liya. Yan po. So, nakasama na po yung liya po. Sunod na din guys, ito yung kamatis. Ayan. At meron pa lang, ito lang. Kamatis. Dapat yung kamatis guys, palambutin na natin. Lagyan natin ng asin guys. Every time na mag-isa tayo ng kamatis kung anong kahit anong gulay, lagyan ng maraming asin. Pati yung mga isda ninyo. Dahil po, para yung asin punta sa mga gulay, sisip-sip doon. Kaya kahit nag-isa ka pala, lagyan mo ng asin. Para masarap siya kahit kamatis na kainin mo, may lasa siya. Kaya nilagyan mo ng asin. So, kailangan talaga i-reveal ito yung kamatis guys. Kaya ano na natin. Ipag-reveal siya. So, yun pala, shoutout pala sa mga kanina. Ay, hindi ko pa kilala guys. Ay, kasi na, at sa itong kilala ko guys. Ay, So, sa lahat ng nandito po, ang pagpanood ng timer ko na ito. Ayos guys, hindi ko kayo nagsawa sa pagpapos sa atin. Nangangalangan po sa mga videos sa ngayon. Channel ko is patapos na next month. So, kailangan ko talaga maghapul ng bagong videos guys. So, I hope guys na ipagpahan ko na ito. Sa dito lang po. Kailangan ko pa lang. Ayan.
So, dapat yung bangus, guys, nalagyan na natin ng ano, nalagyan na natin ng asin. Kailangan pagkatapos ng malinis ng bangus, lagyan ng asin para sisiktikin siya. So, nalaman na lang ng bangus. So, ayan, medyo durot na yung kamatis natin. So, ang gagawin natin ngayon, guys, isusunod natin yung yung tawag nito. Ito kasi yung Thomas, ba't yung ganun? Pinimutan ko. Ito ang tawag yan. Kasi siya lang ko, guys. Wala ko sa ano. Pero si Thomas, yun ako. Hindi. Mahala na. Isa yan din. Yan, kailangan din yan mag-isa. Ito. Ayan, natin yung isa yan. So, hawa natin. Lagyan natin ng paminta. Ayan. So, habang nakantay kayo, guys, ipapakita natin yung namin po mga gulay na dito lang parang pagkakas ng mga gulay kung dahil ulan maulan dito, guys, lalagay muna dito po ay tawag nyo matatas dito ng cheese tapos dito ng lard. So yung tomatis ko, guys, may bunga na siya. Ayun, meron na tayong nakuha. Dito. So yun yung tandaan natin, guys, pag magtanim kayo ng nalagbati, huwag isama yung kamatis dahil ano, ayan o, kinakain yung talo yung kamatis ng pagkain ng taba. So ito na nga natin, minuto natin. So ito, meron yan akong kamatis dito. Actually, guys, dito yan, nakalagay yung kamatis na yan. Pero ano siya, hindi na kami makadaan kaya nilipat namin. So yung nilipat namin, mahangin din. So ayan, may malaki na sa aming bunga, guys. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Maulan. Ayan, matay. Ayan tayo na. So kaya paano mayroon ka lang makukuha pag nagtanim ka talaga. Ayan, balik natin. So, nililuto natin. Ayan. So, yung iba kasi, guys, pag bumukulo na yung tubig, tsaka ilalagay. So, iba tayo, ha? Dahil, para malasa siya. Dapat, habang ano, isa din yung dito natin. Ayan. Ayan. Dudugtugan din ng konting asin. Huwag tayo matakot maglagay ng asin, guys, dahil mamaya lagyan naman yan ng maraming tubig. Ang purpose ng lagyan natin ng asin, bago ginisa, guys, para po ano siya, yung papasok yung lasa ng asin sa ano, may lasa siya sa mga gulay natin, para sa gulay lang kainin, masarap siya, diba? Ganyan yung style ko, guys, kahit anong luto naglagay mo na ako ng asin talaga. Subukan nyo, guys,
pag subukan ninyo guys pag mag ano kayo magluto kayo ng tawag nito magluto kayo ng ano tapos example sambal kagaya na yun ito bangos ilagay nyo pag kumukulo na yung tubig saka ilagay yung mga ricado so hindi yun siya guys wala yun yung nasa so masarap pag ganito. Nasaan na yung ano bro? Ah, ito. Pagkakas na tumahin ito kung tamahin. Hindi na sa mix ito. Ayan. Tapos ka dito. Ayan, hindi lang. Tapos na kasi. Sa mga manis niyan na maging na whitey tapos nasa Pilipinas lang gusto niyo mag lupo ng ganito simple yung lupo lang to. So ngayon, lagyan natin ng tubig. Ayan. Diba nakita ninyo, para siyang dilaw. Ano tawag ito? Para siyang umula. Dahil po yun sa kamatis. Tamatas kasi dinurog natin kaya ganda yung mga kulay so antayin natin yung kumbo pa natin so antayin natin muna guys. So habang hindi pa siya nabawas, hindi pa siya nabuto kasi kakalat kakalagay din yung sira. Mix mo na ako yun. Hindi na siya masigira kasi kakalagay ko lang. So yun na. Ano siya? Ano siya guys? So kukuha tayo ng kutsara dahil tikman natin. Iba yung pang-mix dapat. Kung nakasanayan kasi natin mga Pilipino, ano yung pag-isa natin na binigitikin natin. Yan po ay hindi po tama. Kukuha tayo ng panibagong kutsara at saka yun ang pagtikim natin. Tapos hugasan para naman may makakita. Parang okay naman. Diba marami na yung kasi yung nagalag ko so tikman natin yung lasa kung isa na kasi guys so tikman natin yung isin yan
Yon, maraming usin. Yop. Kamalay yan. Tapos, mix natin. Hindi pa rin naman yun. Hindi pa rin masyadong burok. Hindi pa rin magagurok dahil kakalagay ko lang. Nagugurog kasi pakalagay lang na. Tapos